Naghahanap ka ba ng magandang mic para sa iyong vlog or sa mga music demo pero wala kang budget na malaki? Pag-usapan po natin yan dito sa pagbabalik ng kwentong musikero. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, ako po si Val at welcome po sa aking YouTube channel. Ito po ang kwentong musikero. At ngayong araw pag-uusapan natin na pwede mong gamitin na mic para sa iyong music demo kung mahilig kang kumanta-kanta at mag-upload sa YouTube or isa kang vlogger na kailangan mo ng mas magandang audio quality ng iyong mga vlog. Ngayon, meron akong isang solusyon para sa iyo. Meron akong nakitang isang condenser mic sa Lazada at gusto ko siyang i-try din at i-demo para sa inyo. Tignan natin kung ano yung quality na mailalabas ng mic na to. So tingin ko mukhang maayos naman. Meron kasi akong may ibang mga mic na condenser mic. Pero medyo mahal sila. So, hanap tayo ng mga budget-friendly lang na mga gamit na pwedeng makatulong sa ating mga bagong vloggers. At dun sa mga gusto pa rin gumawa ng kanilang mga demo, yung mga mahilig kumanta at mag-upload sa YouTube. So, ito ang BM800. Condenser mic siya. Pero sa mga nakabili na tapos nagtataka kayo bakit hindi nyo magamit ng maayos. Kasi kailangan po nito ng phantom power. So, ano yun? Ang phantom power po is 48 volts na kailangan ng isang condenser mic para gumana siya. Pwede kang gumamit ng isang mixer, isang analog mixer na may phantom power, or kung wala ka naman ito, ang solusyon dyan is itong phantom power na box na meron din sa Lazada. Doon ko lang din nakita to at binili ko para i-demo po ngayong araw na to. Meron siyang input at output na XLR. Ito po ang inyong gagamitin para makakonekta yung inyong condenser mic papunta sa mixer, papunta naman sa laptop or sa inyong phone para mag-record ng audio. Ang BM800 po ay may kasamang shock mount, isang pop shield, at syempre yung kanyang arm stand. Well, ang gamit ng shock mount para lang sa ma-prevent yung mga sudden movements kung sa paa medyo malikot yung kumakanta. Hindi maapektuhan yung sound. Hindi siya aalog-alog. And syempre yung ating pop shield. Nakaharap lagi yan para dun sa mga popping sound na lumalabas sa bibig natin. Papunta dun sa mic, siya yung nag-filter para hindi siya masakit sa tingin ang pakinggan. Ang mic kasi depende sa application na paggagamitan mo. Kung gaya nito na nagsasalita lang ako, pwede kang gumamit ng ibang mga mic. Pwede nila yung lapel, yung clip-on na mic, or yung isa, yung boya na mini shotgun mic na kinakabit sa mga camera din. Or kung gusto mo na mas malakas na audio at pwede mo pa siyang matweak, or ibig sabihin pwede mo pa siyang matimpla ng maayos gamit ang mixer, pwede ang condenser mic. Ito yung ginagamit nila. Pwede kang maglagay overhead, pwede sa ilalim na hindi nakikita sa screen. Yan. Kasi malakas ang pickup niya. Yun ang isang advantage ng condenser mic. Sa lakas ng pickup niya, kahit na medyo malayo siya, pickup ka niya. Makukuha niya yung audio ng malinaw na malinaw. At syempre, dahil nasa kwentong musikero ka, magbibigay ako ng isang sample at i-check natin kung ano ba talaga yung quality ng BM800 na to. At para po sa video na to, syempre, i-demo ko sa inyo kung ano nga ba ang pwedeng ilabas na tunog ng BM800 kung okay ba or hindi. Yan. At kung nagustuhan nyo ang video na to, syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At syempre, thumbs up na rin. Yan. At subaybayan nyo ba po yung aking mga susunod na mga videos na ilalabas. Syempre, regarding pa rin sa mga music at syempre sa mga musician kung ano yung matutulong natin sa kanila. Sa mga nagsisimula pala. Maraming salamat po ulit. Kita-kita po tayo ulit sa mga susunod na mga video. Ito po ang